What's up na naman sa inyo mga boss. So our video for today mga boss, palit tayo ng fuel filter, no. Ayan, 36,000 na yung odo natin, no. So makikita natin kung gaano to kadumi. Bubuksan natin to. So mga kailangan natin mga sir, syempre yung O-ring. Yung O-ring to na rubber, kailangan niyang palitan kasi lumalapad yan pag di pinalitan yung luma. Tapos syempre yung fuel filter. Tapos meron itong kasamang maliit, kasama na yung maliit na rubber. So binili natin to mga boss, tong dalawang parts na to sa mismong kasa ng Honda. Medyo mahal nga siya, medyo pricey din. Kaya tayo magpapalit mga boss ng fuel filter, minsan namamatay ng makina ng kusa. No? Kunyari sa umaga, pag start natin, tapos pinaandar natin, minsan biglang namamatay. Baka sobrang barado na. Mahirapan yung fuel pump, madamay pa yung fuel pump, baka lumaki pa yung gastos. Kaya kung ako sa inyo mga boss, pag nararamdaman nyo yung ganyan, huwag nyo nang hintayin, palit na agad yung fuel filter, no? Kasi mga boss, yung fuel pump, yun yung humihigop ng gasolina natin, pag nahirapan yun, baka masira, madamay din yun, syempre. Ayan mga boss, baklasan na agad tayo, no? I-follow nyo na lang yung video paano natin binaklas. Iniisa-isa naman natin yan. Lahat yan, mga nakikita nyo, yun yung gagawin nyo mismo. Bali, ang kailangan nyo mga tools mga boss, 10mm, ayan, para dyan. Tapos syempre, yung screwdriver. Ayan o, 10mm mga boss. Yung mahaba ang bilhin nyo mga boss ha, para maabot nyo. Huwag yung Y na ganyan. Kasi yung Y, ang maabot nyo, yung dalawa lang dyan, up and down. Etong sa dulo, sa may taasan nya, dun sa may loob. Kailangan ni may, ayan o, kailangan ganyan mga boss, yung mahaba-haba. Tapos dito mga boss, huwag nyo kakalimutan itong sa gilid, no? Phillips screwdriver lang yan. Dalawa magkabilaan yan. Ayan, pag nabaklas nyo na lahat nun mga boss, mabilis na lang yan. Patanggalin na lang natin to isa-isa. So follow nyo lang mga boss itong video. Pag magdi-DIY kayo, syempre, para matuto. Kasi syempre, kailangan natin alagaan yung motor. Siyempre, pinaghirapan din natin ang sariling pera pinambili. Kaya dapat natin alagaan talaga. So yung mga boss, so dito, tanggalin nyo to. Medyo nakaipit lang yan. So anin nyo lang yung screwdriver. Tapos pinutin nyo lang poba. Kasi nakalak lang naman yan eh. Ayan, pinutin nyo lang. Tapos pagka natanggal nyo na yung mga boss, yung buong seat, pwede nyo lang iangat. Dahan-dahan lang mga boss. Ayan. Ayan, kita na natin yung buong makina. Ayan, syempre punas, punas-punas para malinis, para safe din yung pagbukas natin ng cover, hindi pumasok yung mga dumi dun sa gasolina natin. Ayan, fast forward na tayo mga boss, para mabilis na yung video. Ayan, tapos eto na next mga boss, tanggalin lang natin tong tagasala ng gasolina pag may tumutulo. Ayan, buksan nyo lang, tapos angat nyo lang, rubber lang naman yung mga boss eh. Ayan. Tapos sarado nyo lang uli para wala uling mahulog. Nalikabok dun sa loob. Ayan, close up tayo mga boss. Ayan, kitang-kita nyo medyo maalikabok talaga, no? So, first, tanggalin muna natin tong pin. Paano tanggalin to? I-click lang. Ayan, i-click. Ayan mga boss, click nyo lang yan, tapos hatak palabas. Ayan, tanggal agad yan, mabilis lang. Tapos dito mga boss, ang gawin nyo, hahatak nyo pataas yan. Tapos pag nataas nyo na, tsaka nyo hatakin palabas. Ayan, pakita natin sa inyo mga boss. Ayan. Ayan, medyo matigas to. Ayan, puwersahin nyo lang ng malupit. Ayan, tapos hatak palabas mga sir. Ayan. Ayan, madumi din, no? Medyo linisan natin yung mabilisan ulit. Ayan, mga boss, medyo luminis na ano, ng konti para na yung mga alikabok hindi pumasok sa loob. So, mga boss, 10mm ulit yung tools na kailangan natin dito. So, luwangan lang natin ito muna. Medyo matigas ito ng konti, no? Isa-isa to, apat. First time lang natin to mga boss bubuksan eh. Simula nung stock na binili natin to, till now hindi ko pa nabubuksan. First time pa lang papalitin mga boss yung fuel filter nito. Sa 36,000 odo. So for 3 years ngayon lang natin papalitan. Oh.
Tapos dito mga boss, eh sa paglagay naman nito, no, hindi naman kayo malilito kasi may makikita kayo, ayun, no, mayroon siyang sign na up, meaning sa taas siya. Hindi kayo magkakabaliktad sa paglagay niyan, no, mga boss. So, ito po yung likuran niya. Makikita nyo. Hindi kayo magkakabaliktad. Huwag niyong pagpapaliktad, no. Kailangan nakaganyan. Basta may up, yun yung sa taas. So, ganun lang naman siya, mga boss. Tandaan nyo lang yun. Ayun, mga boss. So, ito, nababaklasin na natin to, no. Dito, pag natanggal yung screw, aangatin nyo na lang to. Ayan. Ayan, mga boss, natapon sa akin yung gas kasi medyo full tank tayo ng konti, no. Parang 4 bars ata. So, siguro kayo, mga boss, tandaan nyo lang, pagka mag-fuel palit kayo ng fuel filter, eh, dapat medyo kalahati para hindi matapon. Ayan, mga boss, binuhusan ko lang ng tubig yung medyo natapunan dun sa ilalim. Kasi gas yan, eh. Ito na mga boss, bali ito yung pinakamahirap na part eh, yung pagtanggal niya itong fuel pump. Kasi sumasabit yung filter. So, tingnan nyo na lang mga boss yung video kung paano ko siya tanggalin. Tapos, pwede nyo naman gayahin na lang. Sa una, medyo mahirapan kayo. Pero pag nakuha nyo yung tama niya, eh, sakto-sakto. Kasi meron pa yung fuel pump na pahaba. So, sumasabit-sabit siya. So, kailangan nyo lang medyo discard yan para matanggal nyo ng maayos. So pag binabaklas nyo itong mga boss, eh lagi lang po tayong alalay, no? Dahan-dahan lang kasi meron pa itong sa loob na parang pahaba. Ayun, no, yung bakal. Tapos meron yung parang balon sa loob. Ayun, no? Yan yung nagsisilbing gas indicator natin dun sa LCD panel natin, no? So syempre, ingat-ingat lang mga boss. Syempre, pag may nasira dyan na parts, bibili nyo yung buong mismong fuel pump na parts nyo, no? Buo yun binibili. Ito mga boss, yung old ring natin, yung luma, ito yung bago. So kung mapansin nyo mga boss, yung lumang ring natin, eh medyo nag-expand na, no? Kasi nababad to ng matagal sa gas. Lagi tinatamaan ng gas, so syempre medyo mag-expand. Tsaka lagi siyang naiipit kasi. Next natin mga boss, eh itong maliit na goma, eh pasok na natin dito sa fuel filter natin. Ayan, medyo nakikita nyo yung fuel filter natin, no? Medyo talagang madumi na. Dito mga boss, sa pagtanggal naman ng netong fuel filter, eh medyo zoom natin. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang lock, uusog nyo lang tong lock. Ayan, uusog nyo lang yan. Tapos pag nausog nyo na, automatic yan, ito-turn nyo lang, tapos matatanggal na siya, hila na. Dalawa yan mga boss, gamitan nyo na lang ng flat screwdriver. Ayan, tapos mga boss, tanggalin nyo na tong old na maliit na goma. Tapos, kabit natin yung bago. Ayan. So, ito mga boss, no, comparison lang ng old fuel filter natin tsaka sa bago. Ayan, kung makikita nyo, no, sobrang dumi na talaga sa 37,000 odo. For 3 years na yung motor natin, mga boss. 2019 natin binili hanggang ngayon. Tsaka lang natin pinalitan from stock. Siyempre, pinalit natin na fuel filter, eh, yung genuine din, no, sa kasa natin kinuha. Medyo mahal talaga sa 315. Ewan ko kung sa Shopee meron ba yung mura-mura. Ito na mga boss, no, kakabit naman natin. So, check nyo na lang yung video natin mga boss. Hindi ko na masyadong i-explain, pero panoorin nyo na lang. May mga, ano to, etong mga boss, yung pagkabit, may click naman niya makiklik. Pagkalagay nyo, iikot nyo lang, so maglalak na siya. Eh, marinig nyo naman. Yun, nag-lock mga boss. Yun. Yun, nag-lock na. Tapos dito mga boss, no, siguraduhin nyo lang na lapat yung mga rubber niya, no, para ma-seal, maigay yung gas natin, hindi matapon. Kasi delikado yan pag may natatapon eh. Ito mga boss, sa pagkabit naman, eh medyo mabilis na to, no? Mahirap lang talaga sa pagbabaklasin mo. Pero pagkakakabit na, i-shoot mo na lang. Talaga napakabilis na lang. Medyo tupi mo na lang yung fuel filter para pumasok sa loob. Ayan, discardian nyo na lang mga boss. Check nyo na lang video natin.
Dito mga boss, mapapansin nyo yung pagkabit ko ng tornilyo niya. Iniisa-isa ko yung higpit, no? Para siguradong lapat yung rubber natin. Ayan, no? Iniisa-isa ko. Hindi ko tinotodo agad yung isang side. Bali, iniisa-isa ko konti-konti. Para sigurado lang lapat. Para syempre, sure ka na walang matatapon. Kailangan sigurado na flat talaga yung pinakadulo. Para pag nag-full tank ka, eh, walang tapon talaga. Ayan mga boss, so mabilis ang assemble time tayo mga sir. Start na natin. Humigop siya ng gas. Narinig ko. Sa pa? Siguro pahigupin mo lang ang pahigupin ng gas. Para isang startan lang. Inugasan ko lang mga boss yung ano, yung gasolina na natapon para siguradong walang magliyab. Throttle. Ayan, wait, 36,000 out. So yun nga mga boss, no, dito natin natatapusin tong video na to, no. Like naman kayo mga boss, comment and subscribe na. Comment mga boss, sasagutin natin yan. So maraming salamat sa mga nag-subscribe. Thank you!